dapat po matutunan natin kung paano magtimpla ng pagkain ng halaman at paano i-manage. Parang nagpapakain ng baby, ano po? At saka mga kaanak natin, ano yung mga pangangailangan ng halaman? So ulitin ko lang po yung kunting review lang. So yung hydroponics po ay soilless culture, ano, sa general term, o yung pinakang ano niya, generic umaga ng pangalan. Sometimes they call it hydroculture. So yan po yung ano natin. Tubig lang po yung gumagana. Ano. Yan po yung aking setup dito sa aking bahay sa loob ng pension house. So yung halaman naman po na ginagamit sa hydroponics, so pinapalaki sa hydroponics, ay normally ay kailangan talaga ng process, yung photosynthesis lang naman po yung ginagamit natin or sinusunod natin. So kailangan ng light, ng carbon dioxide, water plus nutrients. Ano po? Of course, bonus sa atin yung oxygen na yun yung lumalabas sa halaman natin. So bakit po tayo nag-hydroponics? Dahil walang cultivation. Ano po? Walang chemical kayong gamitin. O kaya mga pesticides. At walang hindi namamanahon. Pwedeng tagulan o kaya tagtuyot. So walang problema. At not selective of site. Ano, kahit saan pwede, di po ba? So kung kayo ay nagbabrowse sa YouTube, internet, so makikita ninyo kung paano sila gumagawa. But this time siguro ay tingnan pa natin kung ano yung mga details, ano, para matutunan natin kung paano talaga yung tamang pag-hydroponics. Sa ating mga kababaihan, ano, bagay na bagay itong hydroponics natin kasi very light lang yung labor requirement. So yung nasa screen ay isang matanda na nag-hydroponics. Ano po? So pwede rin pong maliit lang yung area natin pero marami tayong naitatanim, ano, isang maliit na box o kaya isang yung medyo malaking area commercial, but instead of normal na mga 3 or 4 croppings per year ay pwedeng hanggang 15 o mahigit pang croppings per year, ano? So imagine niyo yung ating income doon, ano? Sa isang butas ay isa 12 beses ka o hanggang 15 beses na aani sa isang butas. Yan, medyo mabilis-bilis ang pagtubo lalo na kung namamanage natin ang maayos ang ating hydroponic system. Ang kagandahan nito, hindi na yung follow, yung paghihintay, ano? Kasi pag sa lupa, kailangan pa nating pagkainin natin, kailangan pa nating araruhin, ano? Iharo pagkatapos sa ibibilad sa araw bago makapagtanim ulit. Dito, pagkainin ninyo ng halaman ninyo, split seconds lang pwede niyo nang palitan. So no following. O limited space o pwedeng i-recycle lang mga container o gamitin yung mga lumang container. Ito, nasa screen ay dating aquarium ko na kinonvert ko into a hydroponic system. So maximum yield kung may ma-manage natin yung nutrient solution natin, ano, yung system natin. So yung pests and diseases, malilimita natin lalo na kung may bubong o kaya may dingding na mga nets o kaya plastics. Sabi nila, mahal daw mag-hydroponics. Ano? Kung commercial, ay talagang high investment yun kasi kailangan mo ng structures.
So millions yung gagastusin mo. Pero sa mga do-it-yourselves, starter cost, yung starter set, low cost, mura lang. Ano? You can start siguro mga pinaka maganda niyo 500 piso, okay na. Nakakapag-start ka na. Yan, mga ano lang, mga container lang. Yung moderator, pakiano lang ako kung medyo mabilis o mabagal. Ano? So maraming hydroponic systems la na ano natin, ano? Pinapakita sa atin, lalo sa mga YouTube nga. So pero dalawa yung common, isang water culture at saka isang aggregate culture, ano? Yan, dalawa siya, generally, isang water culture at isang aggregate culture. Ano-ano ba yung kaibahan? Ano yung pagkakaiba ng bawat isa? Yon. So basically, water culture ay medyo pure water na may nutrient, samantalang yung aggregate culture, gumagamit pa rin tayo ng mga inert media. Ano, yung mga parang bato, gravel, marami yun. Ano, ipapakita ko isa-isa mamaya. So sa water culture, meron tayong nutrient film technique, deep flow technique, aeroponics, at saka tank culture. Yan yung karaniwan. Ano? So yung NFT, kung tawagin, ay pinapadalo natin yung tubig sa isang rectangular channel, yung flat yung base, ano? At ang daloy, ang lalim ng tubig ay 2 millimeters lang. Parang nabasa lang yung surface ng flat rectangular surface na yon. So yung pangalo naman ay deep flow technique, ano? Kuminsan kasi yung ating nutrient film technique ay hindi bagay sa mainit na lugar. So kung mainit na lugar yung sa inyo, kagaya sa Metro Manila, ay kailangan nating laliman yung tubig para hindi kagad uminit yung root systems ng halaman. Hindi maluto yung ating roots kagad. Ano? Hindi pa nating ginugulay ay naluluto na dahil mainit. So nalalantay yung halaman natin. So pwedeng laliman na lang natin yung tubig para maiwasan yung pagkalanta. Aeroponics naman, directly na ni-spray natin yung ating nutrient solution doon sa ugat ng halaman. Ano? So yon. Ito ay isang patatas na hydroponic system. Ano? Yung tank culture naman, anything that can hold water, ano? Parang tanke, ano? Parang isang baso lang. Isang pichel, ano? Isang empty, yan nakalagay dyan, empty ice cream container. Yung nasa blue ay yung fruit trays, ano? Na ginagamit sa palengke. And kawayan. Meron din yung popular, yung ginagamit ng UPLB, snap. Sa snap hydroponic styrofoam boxes, ano? So yun yung snap nila, ano. Pero marami pang iba na pwede basta na siya, ano. Parang tanke lang, ano. Passive or hindi dumadalo yung tubig. Sa aggregate culture naman, may mga inert media tayong ginagamit. Yan, ito yung mga listahan natin, sand, gravel, perlite, pumice, volcanic cinder. Pwede rin yung foams and plastics. Ngayon, organic media is nagiging popular. Meron tayong cocopeat o yung bunot na nyob. Rice hull charcoal at saka mga wood charcoal. Ano? Bukod pa yung mga commercially na ginagamit sa mga greenhouses, meron tayong light expanded clay aggregate, rock wool or vermiculite. Pero sa atin, ginagamit ko na lang yung cocopeat, rice hull charcoal, minsan may charcoal.
ginagamit din natin ang yung pumice. Yun yung mga batong maliliit na galing sa Mount Pinatubo. No. Kung malapit naman kayo sa Mount Mayon, eh volcanic cinders ang marami doon. Ano, yung binubuga ng mga vulkan. Sa Los Laguna, meron dyan yung mga volcanic cinders, yung kulay pula or maroon. Marami dyan. So yan yung common na ginagamit natin. Ano? Pinaghahalo natin kasi kailangan nating fine aggregates tsaka yung coarse aggregate. Parang sa semento, di ba? Kailangan mo ng graba, buhangin. Dito sa hydroponics, kailangan natin ng fine aggregates para mag-absorb ng moisture. Yung coarse aggregate para magkaroon ng aeration dun sa ating maliliit na container na ginagamit o kaya dun sa ating malalaking channels na gagamitin. Yan. So, sometimes you combine it 1:1:4 o kaya 1:1 pwedeng hatiin na lang. Ano? So, depende. Wala namang problema as long as hindi matutuyo yung halaman natin. Ano? Paano natin ina-apply yung nutrient doon sa system? Ano, meron tayong tinatawag na closed systems. Yun yung recirculating at saka yung passive. Sarado. Hindi nawawala o hindi tumatagas yung tubig natin. Meron naman tayong open system. So, pag inilagay natin yung nutrient solution, ay hindi na bumabalik doon sa tanke ng ating nutrient solution. Sometimes they call it flush and drain or run to waste. So, yung schematic diagram natin yan, meron tayong tanke, doon natin nilalagay nutrient. Sometimes we have a pump in case of recirculating type, then we pinapump natin, then eventually babalik yan sa tank. So nire-recirculate natin. Kunti lang yung tubig na nagagamit or yung nutrient solution. Sabi nga nila is 100% or more na mas matipid ang hydroponic system sa paggamit ng tubig kaysa dun sa nasa garden plot. Yon. Ito naman yung recirculating system, so andyan lang siya. Pabawas ng bawas yung tubig hanggang sa maani natin yung ating halaman. Similar dun sa snap hydroponics ng UPLB. Ano? But there are several ways you can do a passive type. Ano? Sabi ko nga kanina, maraming paraan. Basta kung ano yung makita niyo na pwedeng mag-hold ng tubig or nutrient solution, pwede. Ano? Yung run to waste naman, talagang pagka-apply natin ng nutrient solution sa halaman, hindi na babalik sa tangke. Ano? Karaniwang ginagamit natin yan dun sa mga sa mga greenhouses, malalaki, ano, mahirap i-manage na pabalikin yung tubig or meron yung tinatawag nating indeterminate yung mga halaman na pinapatubo natin, nag-i-stay dun sa growing channel natin for a very long period kaya ng kamatis, mga sometimes 8 months or more na namumunga siya dun sa loob ng greenhouse natin o sa ating system. So, mas madaling i-manage yung sistema kung run to waste yung gagamitin natin. Mas matipid in the long run yung run to waste kaysa recirculating system.
So maraming local materials na tayo, pwede tayo magamit. Ano? Andyan lang sa tabi-tabi. Yung nga, yung styrofoam. Ano? Yung nasa kaliwa. Yung pinaglalagyan ng mga yelo. Sa mga palengke, yung pinaglalagyan ng isda. Ano? Mga japayoki kung tawagin nila. Yung isda na hinuli sa ocean waters, Philippine seas, dadali sa Japan, babalik sa Pilipinas na naka-yelo na. Nabibili natin sa palengke o kaya sa China. So yan naman mga styrofoam boxes, yung pinapalutang-lutang natin sa tawag natin na rough type o parang balsa. No? Nilalagyan natin yung mga individual na yun, parang square, pagkatapos isusuot natin doon yung ating mga seedlings at doon lalaki sa saan na palutang-lutang. Ano, para bang nasa ilog lang, sa lake na lulutang-lutang, kagaya ng mga water lily. May mga kawayan, ano, pwede rin yung mga kawayan kasi marami dito sa atin. At yan yung aking pinopromote. Meron ta akong pino sa YouTube na Bamboo Ponics. Ano, mamaya ipapakita ko sa inyo yung link para anytime ay marireview niyo yung aking Bamboo Ponics sa YouTube. Ano, paano gawin yon? Ito yung mga plastic boxes. Karaniwang marami sa mga palengke o kaya sa... Yan, nabili ko sa Seymour. Ano. Pinaglalagyan ng mga kung ano-ano, damit, at kung ano pambagay, pwedeng gawing taniman. Ano. Pwedeng buhat-buhatin, ano. Daladalain kung saan, ilipat-lipat, kasi magaan lang. Ito naman, yero, o GI sheets, na ginawang kahon. Nilagyan ng aggregates. Yung aggregate niya ay volcanic cinder at saka light expanded clay. Pero pwede rin palitan mo ng pumice na tinatawag natin. Ito yung common rectangular PVC pipe. Ano? Pero meron din bilog. Ang kaganda lang sa rectangular PVC pipe, pag ibinaba mo dun sa base sa ano niya, platform o kaya sa table niya, pwedeng adjustable, ano, palapitin o palayuin habang lumalaki yung halaman, yung pagkaka-layout niya. Ito naman mga kahoy na ginawang kahon, nilagyan ng lining na polyethylene sheets, pwedeng garbage bag, at doon ilalagay yung growing media, ano, na inert, sabi ko nga inert yung growing media natin. Pinakasimple. Ano? Ito ay noong medyo bata-bata pa tayo, noong panahon na gumuho yung dam site, ano, dito sa Quezon City. Ano, ano bang dam site yun? Payatas. O, yung payatas. So ito yung itinuro nung, namin doon, nung, doon sa mga resident para sa kanilang gulayan program. Ito naman mga concrete tanks. Ano? Pwede yung mga hollow blocks na ginawa parang swimming pool. Then, yan, dyan tinatanim yung mga halaman natin. Dyan, pinadadalo yung nutrient solution. Ito yung black polyethylene beds. Mahaba yan. Karaniwang ginagamit sa mga greenhouses. Yan yung flood and drain ang gamit. Ano? Merong drip irrigation system na nakalagay sa gitna. Sa kanan naman, yung simpleng plastic bag, polyethylene bag sa pinagtatanim man natin ngayon, ano, mga plantitos, plantitas, ang nakatanim dyan ay sili. Ano? So pwede na hiwa-hiwalay individually na nakahilera. Merong drip irrigation lines din para hindi kayo mahirapang mag-apply ng nutrient solution. Yung mga plantitos and plantitas, yung mga
simpleng mga bottles na pwede kayo, coffee mug, no, yung mga pots na maliliit, kagaya nakikita nyo. So, ang ilalagay lang nyo ay nutrient solution para at least hindi mamamatay yung halaman nyo. Hindi puro tubig lang yung ininom. Ano? So, may nutrient solution kayo ilalagay dun sa loob. Ito naman yung mga zipper lens ginagamit sa pagbububong ng bahay, pinagpapakuha ng yero. So, binaliktad at doon pinapadalo yung tubig. Yung takip ay plywood lang na binutasan at doon isnuot yung mga halaman natin. So, yun yung mga iba-ibang systems ano, na hydroponic systems na sinabi ko sa inyo. Isang active type, recirculating, at saka yung passive type, at yung iba-ibang mga materials na pwede natin gamitin. Paano gumawa? Ano yung mga kailangan sa pagtatayo ng isang hydroponic system? So, dapat po natin tandaan na may mga requirement yung halaman. Ano yung tamang temperature? Ano yung liwanag na kailangan? Light? Yung nutrient? Yung klase ng tubig? Quality ng tubig? Yung access niya sa oxygen? Yung temperature na kailangan po ng halaman natin ay dapat sa mga warm season crops, ano, pwede pong hanggang ang range niya ay 24 to 28 degrees centigrade. Ano. Normally po kasi yung halaman is ang gusto niya ay 20 degrees centigrade ano, to 24 degrees centigrade. Pero kung medyo mainit yung lugar natin, yung warm season vegetable yung itinatanim natin, pwede naman sila hanggang 28 degrees yung kumbaga yung pinakamagandang condition nila. Sometimes, hindi natin maiwasan, nakakasurvive naman sila na maayos hanggang 32 degrees centigrade ano, base sa ating experience. So, yon. Yung relative humidity, yung dapat mga 75% yung relative humidity o yung halumigbig ng hangin. So hanggang 85, kasi pag lumampas ng 85, medyo nagkakasakit ang halaman natin, nagkakaroon ng mga mildew or molds, ano? Yung light, so far, mas maganda talaga kung direct sunlight. Ano? Kaya lang, siyempre, pinoprotektahan natin yung ating mga halaman sa mga iba pang elements. So, gumagawa tayo ng mga cover or greenhouse, bubong. Ano? So, karaniwan, mga 25,000 lux. Then exposure mga 8 to 10 hours of direct sunlight. No? So from north to south direction. Yung tubig, quality ng tubig. No? In terms of purity, it should be less than 300 ppm ang ano natin. Kunyari, kumuha kayo sa tubig, sa ilog. Basta less than 300 ppm yung nababasa natin sa conductivity meter, ano? Pwede na yon, ano? Kung galing sa tap, sa ano natin, sa poso, sa gripo, from the local water district, karino mataas sa chlorine. So,
ilagay nyo lang muna sa drum for 1 or 2 days. Kung hindi kayo makapaghintay, within 3 hours, lagyan nyo lang ng pabula, ano, aerator, ano, para mabilis tumakas yung chlorine. So maraming sources, rainwater, yung kagaya nung setup ko, isang drum, doon lang ako kumukuha. So meron tayong harvester dyan, tawag natin ito ngayon harvester eh. Pero karaniwan yan, alulud lang ang tawag natin doon na sinahura ng container. Ano? Tawag na natin ngayon doon, water harvester. Tap water, groundwater, streams, and rivers. What about the ocean? Ano? Magtatanong kayo mamaya, pwede ba yung galing sa Manila Bay o kaya sa Laguna Lake? Ang sagot ko, pwede. Pero paano? Yun ang sasagutin natin mamaya. Oxygen, pwedeng gumamit ng mga aerators, ano, kung deep flow technique, kailangan natin 'yan, ano, yung pinakita nating system kanina na malalim, parang lake o parang balsa, parang isang lake yung ating growing system. Para ma-infuse yung oxygen, ano, alam naman natin yung halaman, yung ugat niya ay organ for respiration. Pag inilublog mo yung halaman at hindi na makahinga, namamatay din, parang tao, nalulunod. Nawawaterlog ang technical term natin sa agriculture. Pag nawaterlog, kagaya ng sa Central Luzon, pag bumaba doon, nawaterlog for 1 day, sira na yung halaman nila. And do sa mga gumagamit ng ano ng recirculating system, ano? So kailangan nating i-match yung lakas ng ano ng pump natin doon sa dami ng halaman natin, ano? At saka yung setup natin kung gaano kataas yung highest point na pagdadalhan ng tubig. Habang inilalayo mo ano yung linya ng doon, nilalay mo yung linya ng patubig mo doon sa source, sa pump, ay siyempre hihina na yung buga ano, ng ating tubig. So, imamas natin yan. Ang mahalaga, at anytime, doon yung dumadaloy sa ating ano, sa halaman ay mga 200 liters per hour yung volume. Ano? Imagine niyo yun, dapat doon sa pinakamalayo at least kaya niyang mag-deliver ng 200 liters per hour. No? Yung taas depende yan doon sa layout ninyo, ano. Mas mababa, mas malapit doon sa output ng pump, eh mas maganda kasi mas lesser yung wattage requirement ng pump na gagamitin ninyo. Itong nasa picture natin, pwede kang gumamit ng mga yung aquarium pump, 5 watts, 15 watts, yan, yung mga karenong rating, 35 watts, kasunod nun, mga 80 watts na eh, ano. So, hindi naman ka mahalan, ano, kung yung setup mo, kung maliit lang yung, o kukunti lang yung halaman mo. Timer, ano, kung masyadong busy ka, pwedeng ita-timer mo, gagawin mo na pag mainit para makatipid ka sa kuryente, ita-timer mo 15 minutes on, 1 hour off, ano, kung malamig yung panahon. Pero kung mainit na panahon naman, ang setting ng timer mo ay 15 minutes on, 15 minutes off. Kung talagang hindi kakayanin, kagaya ng during summer, pumapalo mga 39 degrees centigrade. So, yung pagpapump mo ay pwedeng magmula ng alas 10 hanggang alas 2 o hanggang alas 3, dire-diretso yung pumping mo. Sa gabi, dahil malamig, eh pwedeng wala na yung pump. Ano?
tulog na rin yung halaman mo. So we have to protect the roots from reaching the solution, ano? So prevent the lights. Kasi nga pag tinatamaan ng hangin, ng hangin tuloy ng araw, dahil mamasama sa yung ating system, yung ating aggregate saka yung ating nutrient solution, tutubuan siya ng mga lumot. Kung may lumot, kakompetensya sa nutrient at saka sa hangin ng halaman. So, gumamit ng mga opaque ano, na mga container kung mga passive yan. Ano. Karano yung mga opaque yung ginagamit natin to minimize yung entry o yung growth ng algae. Yung layout natin, sa layout ng mga growing channels, ano? So, 2% yung slope na tinatawag. 1:50. Kung 50 centimeters yon, 1 centimeter yung angat. And pwedeng proportional. Habang lumalayo, i-proportion mo lang basta rise over the horizontal yung ating layout. Channel width depende sa halaman. Pag mga leafy vegetable, yung 7 centimeters na width or 4 inches yung lalim, yan yung karaniwang mabibili mong mga PVC channels, 4 inches yung pinakamaliit, ano? Sa mga fruit vegetable, dapat medyo malapad-lapad yung channel natin. Kasi malalaba yung mga ugat, ano? So, para hindi kumapal yung ugat at magkaroon ng proper oxygenation, ay medyo malapad yung gagamitin natin. Room for improvement sa growth ng ano, halaman natin. Ito yung makikita nyo na different installation layouts depende sa space na available sa inyo. Ano? Depende sa anong tawag dito? Maximization ng space na kailangan nyo. Depende sa kung kayo ay hobbyist o kaya commercial growers kayo. Siyempre, pag commercial grower, gusto mo mas maraming plants per unit area. Ano? Pero kung sa mga hobbyist naman, kahit ano lang, may pakita mo lang na umuubra yung design mo. Pinakasimple yung horizontal, ano, na mga pinapakita natin. Vertical, yan, kagaya ng isang model na ginawa ng kasama natin, 1x1 daw, 1x1 square meter, pataas, may vertical, may ano, yung model na ginawa niya. So, pwede rin diagonal. Ang gaya nitong naka ano dito, parang may pagka-diagonal ito kasi yung nasa kanan, ano, na parang vertical. Pero actually, medyo may pagka-diagonal yan kasi yan ay, ang tawag natin doon, yung isang dulo, ang outlet, yung isang dulo, ang inlet, alternate, ano, na ang ano natin layout niyan. Cascading ang tawag natin, to be exact. Cascading.
So mas simple yung ano, yung alam natin dyan. Mas lesser yung material na kailangan. Simple yung construction, nakabitin lang. Pwede sa mga walls ng ating bahay o mga pader natin. As long as may ganda yung sunlight na tumatama sa ating mga halaman. Protection. Mga windscreen. Pwede ng mga nets. Ano? Karaniwan yung mga windscreen natin ay mga nets. Pwede rin siyang tanangga sa mga insects at sa mga ibon. Barrier, ano? Hindi makapasok sa loob. So kung yung takuran mo ay may maraming hayop na iba, manok, ano? Mga ibon, at gustong-gusto kasi ng mga ibon yung mga talbos ng halaman natin, so pwede natin lagyan ng mga nets as barriers. Sa cooling system, ano? Nasa design ng roof yan, may mga monitor na pwede tayong i-design para mabilis lumabas yung mainit na hangin. Pwede rin tayong mag-install ng mga evaporative cooling, kagaya ng mga electric fan ngayon, nilalagay ng yelo. So ang tawag doon mga evaporative cooling, ano? Malamig yung ibinubuga na hangin at yun ang gumagamit tayo ng mga electric fan para ipasok doon sa loob ng ating greenhouse or growing system. Pwede rin tayo mag-install ng mist propagator, yung parang paulan, ano? Parang nasa Baguio ka pag pinandar mo yung iyong system. May mist, may parang ulap. Pero ang isang pinakasimple na paraan, eh, i-proportionate mo yung reservoir capacity mo sa dami ng halaman. Ang volume daw dapat ng ating, lalo sa mga leafy vegetable, yung maliliit na halaman. Kung may, meron kang 1 litro na nutrient solution for every plant. Ano? So may iwasan mo yung pagkalanta, may iwasan mo rin yung nutrient gradient na tinatawag, ano? Kung meron kang tamang proportion ng nutrient solution, ano? Doon sa bawat halaman mo. So kung may 1,000 ano ka halaman, lettuce for example, dapat ang tangke mo ay kayang mag-hold ng 1,000 litro din. 1 cubic meter. Karaniwan yun. Kung titingnan natin yung karinong nabibili ng container, yung parang plastic ba na ano, pinag-istora natin ng mga tubig. Ano. Sa mga fruit vegetable, matakaw siya. So at least 3 liters per plant. So malaki yung tangke kailangan natin. Paano gumawa? Ano? So may mga kailangan tayong tools, ordinary tools. May circular ano ka? Ay keyhole saw, I mean, drill kailangan. Mga cutters, wrenches, measuring tapes, and others. Mga boring tools. Paano gumawa ng simpleng hydroponic system, yung passive? No? So kung meron kayong container, ano? Ito yung mga passive type, eh. Tawag... So yung sa 70 gallon mo, no? Butasan niyo lang yung takip. Using pwedeng naman cutter lang o kaya yung keyhole saw. Ganyan.
Yun. So, nabutasan na. Ano? Mabilis lang. Kung may proper tools kayo. Ano? Kung hindi, effort kayo sa mga cutter. Meron kayong mga plastic cup. May seedlings kayo. Then you are going to pour solid media, mga 3/4 full. Then ilalagay nyo na yung nutrient solution, yung halaman ninyo, and set aside ano kung saan nyo gustong ilagay. Proper place, sabi lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung sa bamboo phoenix. Ito naman yung active hydroponic system. This one is currently ginagamit ko pa rin ito, ano, ito ay iniwi ko galing Australia, ano, yung system na ito. So that was 1994, ano. Hanggang ngayon gumagana pa. So ilang taon na 'yan. So hindi pa na sisira. So yung components niya ay yung stand. Nutrient supply system, growing channels, saka yung stand. Then yung cup na pinaglalagyan natin ng mga aggregates. So, so yan yung aking maliit na system. Parang demo ano ko yan eh. Na pag nag-seminar ako, eh dinadala ko sa seminar site. Ang problema ngayon ay, anong pangalan to? Pandemic. So naka-ano tayo? Quarantine. So ganyan-ganyan na lang yung pag-demo. So ang mahalaga, may firm na stand ka na kung saan ilalagay mo yung growing channels mo, ano? So yung may butas-butas na growing channel PVC 'yon, ano? So may downspout na kinakabit. So yung magko-collect ng nutrient solution pabalik dun sa tangke. So yung nutrient supply system, depende kung gaano kalaki yung inyong ano system. Yan ay 16 liter ano na timbalang. Then you have the
distribution channel, distribution pipes papunta ron sa apat na channels na nakakabit. Pag pinandar mo yung iyong ano pump, eh dadalo na siya. So, kung buo na, you are going to transplant yung mga halaman. Maganda sana kung actual kasi you can feel, ano? Yung na-develop kong hydroponics model nung ako yung nasa university pa, ganyan lang, kasimple, isang 1.2 meters by 2.4 starter module. So either kawayan or PVC pipes. So yan yung series of module, ano. Meron din yung semi-commercial module, 12 meters by 12 meters. Na makakapagbenta ka na dyan sa labas, ano, sa mga kasama mo. So, yun. So, the last topic will be on how to formulate nutrients and how to manage nutrient para sa halaman natin. Konting review lang ng mga elements na kailangan ng halaman. So we have the macro elements and the minor elements. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and sulfur. Yun yung mga major elements. And the minor elements are iron, boron, manganese, zinc, copper, molybdenum, chlorine. Although we have also the carbon, hydrogen, and oxygen in air and in water. Ang tatanda natin, merong minimum at saka maximum na dami ng bawat elements, ano? So yung low at saka high. Pag sumobra, magiging toxic yung element na yon sa halaman natin. Pag kulang, eh malnourished naman yung halaman natin, no? So, yan yung karaniwang range in terms of ppm, parts per million. Pero mahirap dito intindin kasi nga ppm yung ano natin. Paano ba na ita-translate yung ppm into grams? Yun yung kung natatandaan pa natin yung ating chemistry, di ba? Bawat elements ay may atomic weight and atomic number. Kumbaga. Pero hindi na natin pag-aaralan yon. Ang ituturo ko sa inyo, yung simpleng pag-titimpla. Ano? How to prepare a solution. So, kailangan natin ng mga tandaan yung variables na dapat i-ano natin. Ano ba yung halaman natin? At ano ba yung variety ng halaman natin? Karaniwan ay doon tayo nag-rely sa stage of plant growth. So meron tayong vegetative, may flowering, at saka may fruiting stage. Ano? Iba yung pinapakain natin sa vegetative stage, iba yung pinapakain natin sa flowering stage,
At iba rin yung ipinapakaya natin pag gusto natin lumaki yung prutas. Ano? So generally, we have a general formula in terms of ppm, no? This quantity, no? But translating that into what salts, yung mga chemicals, compounds, ito yon, ano, sa base doon kay Sandstrom, ito yung kanyang numpa ay nire-recommend. So we are going to prepare stock solutions 1 to 5. Kasi nga, pag sasama-samahin natin yung mga chemicals na hindi nag-aaway-away, hindi nagkakaroon ng reaction. Pag nag-aaway-away, ano yung mga signalis na nag-aaway-away o nagkaroon ng reaction yung ating mga nutrient compounds. Either na pumutok, sumabog, ano? Nagkaroon ng precipitate, nagkaroon ng latak. No? Yun. So ito yung pwede magkakasama. Stock solution 1. So ihahalo lang natin sa 1 litro ng tubig. Sa ngayon naman, ang madali lang bumili, ano, na mga nandyan si Paring Lazada at si Maring Shopee. Di-deliver na sa iyong ano, sa iyong pintuan. So yan, hindi na problema. Unlike nung kami nagsisimula 1994, eh talagang hahanapin mo pa yung chemical, ano, mga wholesaler ng mga chemicals. So bibili ka mga 25 kilos kasi ayaw nilang magbenta ng pakunti-kunti. Ano? 25 kilos, 50 kilograms per bag. Ngayon, pwede ng by grams. Pangalawang stock solution, yung iron, ano? So, 1 litrong tubig din yon. Pangatlo, monoammonium phosphate, 2 litrong tubig. Yung pang-apat, you have calcium nitrate, 4 litrong tubig. Kasi marami, ano? At pang-5, meron tayong potassium nitrate, 6 litrong tubig. So pag pinagsama-sama niyo yung stock solution 1 to 5, pwede siya sa 1,000 litro na nutrient solution. Ready to drink ng halaman yan. Ano? Although we need to manage, sabi ko nga sa inyo mamaya, pag-aralan natin how to manage properly para maipakain natin dun sa bago palang katatransplant, yung seedlings natin, yung lumalaki, ano, yung namumulaklak at yung nagpapalaki ng bunga. So iba-iba. So minamanis natin yun. But generally, this is for yung 1,000 na ito, ang in terms of ppm, mga 1,300. So growing stage, applicable ito. So how to feed? Kung masyadong kukunti lang naman yung halaman ninyo, paunti-unti lang yung kuha. Ano? By proportion, kung may 20 liters tank kayo, kumuhala kayo ng kutsara, ano? Teaspoon o kutsarita. Or meron naman kayong takalan na 20 by ml, so pwedeng by ml, ano? Yan. Marami naman tayo nabibili sa kitchen sa mga Save More o kaya sa SM, sa kitchen area, yung taga saan natin mabibili mga kitchen utensils, may mga ano doon, graduated cylinder. Yon. So by proportion lang yung kailangan natin. And ipapakain natin doon sa halaman natin.
Sa mga leafy vegetables, ito naman yung karaniwang timplahan o yung proportions na ginagamit natin, ano? So, generally, yan yung guide. Pero, para mapadali, yan, meron tayong common materials na ginagamit. Yung stock solution 1, yun yung ating sa local market, sa local na tindahan, foliar fertilizer yan, ano? Nutribella, meron tayong Crop Giant, meron tayong Peters Professional, yung mga brand, ano? Ito yung nagkataon ngayon ang ginagamit ko na foliar fertilizer ay Nutribella, sometimes Crop Giant, ano? Kasi nga ano na siya, water soluble sa. Then we have the calcium nitrate, yung nasa gitna, and we have the Epsom salt, ano, yung nasa kanan. So yan yung proportion: foliar fertilizer, calcium nitrate, and magnesium sulfate. So ang sample formulation para sa leafy vegetables ay, parang nabaliktad din sa akin, ano, yung stock solution 1. Anyway, wala namang problema yun, ano. Foliar fertilizer 100 grams, calcium nitrate 100 grams, and magnesium sulfate only 25 grams. So just provide or dissolve those individually in 1 liter container. Ano? Kung gagamitin niyo, by proportional it. 1:1:1. So yan. So sa ngayon, yung presyoan ay pumapatak na per liter for 100 din yun. Yung tinipla kasi natin, good for 100 liters na ready to drink. So, mga 70 pesos. Ano? Yung 67.5 to be exact, yung gastos natin dyan. How to feed? Kung wala kayong conductivity meter or ano, you have the proportion 200 ml, 200 ml, 200 ml ano, of those. So by proportion lang, kukuha kung sa stock solution 1, kuha ka ng 200 ml, kukuha ka rin ng 200 ml dun sa 2, as well as doon sa 3, para simple lang, ano. So yon, ang target natin, ma-meet natin yung requirement na kunyari lettuce 560 to 840, may corresponding ano siya, ano. So sa mga pets ay mustasa at saka pakcho, medyo mataas-taas yung ppm, 1050 to 1400 ppm. So sa 100 litrong tubig, 20 teaspoon ng bawat isa, 1,200 yung ating target. Okay, for fruit vegetable naman po tayo, we have
vegetative stage, fruit setting, or then fruit development. So may dinagdag tayong chemical dito, potassium sulfate. And the quantity per 100 liters in terms of grams, 50, 30, 18, 24. Pag namumulaklak na, kunyari kamatis yung ating tanim, babaguhin natin, dadagdagan natin ng yung ating foliar ng 100, from 50 to 100, from 30 to 60, yung potassium sulfate and magnesium as is. Sa fruit development naman, dinagdagan lang natin yung calcium nitrate from 60 to 75. So yon. Same din. Obtain two separate containers with 1 liter capacity and one with 2 liter capacity. Dissolve foliar fertilizer in 1 liter of water, calcium nitrate in another liter of water, add doon sa pangatlo, 2 liter tubig yung kailangan natin. Yung potassium sulfate and magnesium sulfate. Sama na sila sa isang sa 2 litrong tubig. So, paggamit, yan din, ano? Ngayon, pinaka mas accurate na managing dissolution is use of pH meter and conductivity or EC meter. TDS, total dissolved solid, / electroconductivity meter. So, pag inun nyo yung instrument na yan, it will give you the exact reading in terms of kung ppm or EC, yung unit na ng iyong ano, gadget. So, ibibigay sa yung eksaktong strength ng solution na kailangan ng halaman. Yo, ito yung mga pH at TDS setting ng mga common halaman na tinatanim natin hydroponically. Sa mga fruiting, mas matatakaw, no? Mas matataas yung setting. Unlike doon sa mga leafy, kagaya ng lettuce, 560 to 840 lang. So ang sineset nating acidity ranges from 5.8 to 6.4. No? Mas gusto ng halaman na medyo maasim. So usually, pag bata pa, bagong lipat, we recommend mga 50 to 75% of recommended dosage. Ibig sabihin, kung 840 yun, mga 50% noon, ano, mga 400 plus muna kayo mag-start. Then sa second week after harvest sa mga lettuce, 100% na yung tapang. Meaning 840 na yung ppm. Now, in any case na mababa yung pH, maasim, anong ibig sabihin, maasim yung solution mo, you can add calcium hydroxide or calcium carbonate. But based on our experience, dun sa binigay kong formulation, mostly ay alkaline yung solution. So, kailangan natin ang i-lower yung pH. So, meaning, sometimes 7.5 to 8 yung pH eh. So, kailangan mo ng sulfuric acid, phosphoric acid, or kung wala ka niyan, simply add vinegar doon sa yung solution. So, bababa na yung pH.
Nursery management. Kailangan marunong kayo magpatubo ng buto. Yan. So, tips for propagating seeds. Medyo mataas yung temperature, 24 to 28 degrees. Relative humidity, medyo mataas. 24 hours of light until first true leaves. And use a diluted nutrient on seedlings. So, mga 200 ppm lang hanggang 300 ppm. Kung matangkad, i-expose nyo sa light. No? Kung tumatangkad, parang palito ng pospro. Pag naninilaw, increase the nutrient solution. So yan. So you have the proportion ng karaniwan ng media natin. One, karaniwan ginagamit ko is cocopeat, compost, and pumice. 1:1:1/3. Pinag-aalo ko yan at inilalagay ko sa seedling box or seedling trays. Pagkatapos, pwedeng isa-isa yung buto o kaya pwedeng marami naman kung malaki yung butas na yung seedling tray. Tatakpan natin isang gabi para mag-increase yung humidity para ma-break yung coat ng seeds natin para bang nagbabad tayo ng munggo, ano, para madaling ilaga, eh ganun din para lumabas yung ugat ng halaman, puputok yung balat pagbasa. So overnight lang, okay lang din, tanggalin nyo yung takip. So ito yung seedling stand 5 days after sowing, nagsisimula na lumabas yung true leaves. So 7 days, 5 to 7 days, ta-transplant na natin individually sa pwede sa mga cups. 21 days after sowing sa nursery, kung ina-nursery nyo pa, kung hindi naman, diretso na din sa growing channel. Then 21 days after, oh, malalaki na, ready for harvest na. So, bale, pumapatak na dun sa growing channels natin, dapat 21 days lang, eh, i-harvest mo na. So, ang kwentada natin, within 365 days divided by 21, that will be the number of croppings per year. Nasa 15 yun. Ano? Croppings per year. Dung, kung ipapractice nyo yun, all in, all out, every time. Mga practices, hydroponics forage, dun sa mga nag-aalaga ng hayop, manok, yung mga manok natin na mamahalin, mga pets, so pwedeng hydroponics forage yan, ano, ang gamitin. Itong nakikita ninyo, ay intended for guinea pig. Ano? Yan yung practice nila sa Peru. Ano? Way back in 2008, I attended international conference. So, meron isang farm doon na binisita namin na ang alaga nila ay mga guinea pig. Kinakatal nila yung guinea pig at yun yung pamalit nila sa manok. Parang Jollibee. Ano, masarap. Ito naman yung hydroponics lettuce sa passive system, mga kahon lang na kahoy, nilagyan ng lining para hindi tumakas yung tubig at
pinapalutang. Parang snap din ang style, ano. Pero ito, yung ang uniqueness nitong farm na ito, gumagamit ng seawater. Ito naman, hydroponic tomato in bags. Ano yung parang yung media na kokopit plus some other aggregates na nilalagay dun sa kasing laki ng supot ng semento at tinataman nila individually ng say kamatis o kaya sili at pinapatakbuhan ng irrigation drip irrigation system. Naman, yung pinakita ko sa inyo kanina, aeroponics potato. Ano? So, instead na hukayin mo, pipitasin mo parang ubas yung laman. Yung common, nasa mga ellipse PVC pipes or pipes. Strawberry, pwedeng nasa PVC channels or mga vertical pots. Mga paso, pinagsasalansan hanggang then we have the lettuce in bamboo. Ano? Papakita ko sa inyo kung ano yung naka-post at saka yung link ko dun sa hydroponics bamboo. Ano? So, take a while habang nagmimerenda kayo ay papapanoorin ko sa iyong hydroponics bamboo. Ano? May kunting review nung inano natin. The first part is a review relative to application sa ating bamboo pony. Thank you.